Siya raw ang bantay sa bahay ni Senior Aguila kung saan ilang beses daw niyang nakitang may mga dinadalang babae kapag gabi. Doon ko nakikita na may papasok na babae. Pagkatapos, doon na, kinabukasan na makalabas, papunta ka sa langit. Pag pumayag ka sa lahat ng bagay na ginagawa niya. Ito ang latest update sa Socorro Bayanihan Services Incorporated, ang kulto sa Surigao del Norte na pinamumunuan ni Jairen Skilario o mas kilala bilang Senior Aguila. Sa wakas ay na-rescue na ang ilang kabataan sa Sityo Kapihan sa Socorro Bayanihan Services Incorporated. Ang kulto sa Surigao del Norte hindi mawari ang saya na nararamdaman ng mga kabataan. Matapos sa wakas ay nakababa na sila sa bundok na mahigpit na pinamumunuan ni Senior Aguila. "We're doing this for the children, child survivors of the cult who are now with the SWD Manila. In this picture, they were out of Socorro after Sityo Kapihan was organizing a rally to demand that the Senate investigation be done in their place. A week later, the Senate investigation was done in the Senate. Jairens, Mamerto, Janet, and Karen were held in contempt. Sa kabila ng hirap na kanilang nararanasan sa kamay ni Senior Aguila ay sa wakas nakalaya na at nakatakas na rin umano sila sa mapait na kanilang naranasan sa Sityo Kapihan sa Socorro Bayanihan Services Incorporated sa Surigao del Norte. Samantala, umapila naman sa Senado ang testigo na si Noe Samatal kay Senator Risa Hontiveros na wag na lang palayain ang isa sa mga lider ng Socorro Bayanihan Services Incorporated o SBSI na si Mamerto Galanida. Sa custody ng Senado ang Vice President na katabi ni Senior Aguila na may katandaan na sa edad na 82 years old. Ito ay matapos sumiling at umapila ang asawa at anak nito sa mga senador na wag na sana siyang ilagay sa Senate custody dahil umano sa katandaan nito. Kung kayo ang tatanungin mga kababayan, payag ba kayo na palayain si Mamerto Galanida, ang itinuturong mastermind ng kulto na kumukontrol kay Senior Aguila?" Sabi daw ni Senior Aguila, wala daw government employee ang pupunta sa langit. Kung may mga utang daw kami, huwag daw kami mag-alala dahil buburahin daw ni Senior Aguila ang aming mga utang. Pero sa likod ng likas na ganda ng munisipyong ito ay may kakilakilabot na sekreto. Matagal na ang People's Organization na ang pangalan ay Socorro Bayanihan Services. Kilala ito dati sa pagiging civic organization na nagsusulong ng bayanihan sa munisipyo ng Socorro. Ngunit, noong 2017, nag-iba ang hugis at anyo ng organisasyong ito. Ayon sa mga taga-Socorro, kasama ang mismong mayor ng munisipalidad, nagsimula ang kulto noong may isang 17 na taong gulang na bata na ginroom para maging susunod na di umanong tagapagligtas. Kinumbinse ng leader ng organisasyon na itong si Jairens Skilario na ang gawing leader ng Socorro Bayanihan Services dahil nga siya ang susunod na Mesiyas. Siya daw ang bagong Jesus. Siya daw ang magliligtas sa kanila. Siya ay binigyan ng script, tinuruan paano tumindig at magsalita na may tikas ng isang Mamerto Galanida na 3-term mayor ng Socorro at 3-term na bukal. Pagkatapos ay dineklara ni Jairens sa komunidad na siya daw ang reincarnation ni Senyor Santo Niño. Ito ang kabanganakan ni Senyor Aguila. Noong Pebrero 2019, niyanig ang Surigao del Norte ng isang lindol. Nakakita ng oportunidad si Senyor
at ang kanyang mga handlers. Sinabihan niya ang mga tao na sumama sa kanya sa bundok na ang tawag ay kapihan dahil iyon daw ang langit. At ang hindi sumama sa kanya ay masusunog sa impyerno. As a result of these statements, there was a mass exodus to the mountain by the thousands of members of the organization, now having all the indicators of a religious cult. At hindi lang po ito mga ordinaryong tao na di nakapag-aral. The LGU recorded mass resignations of DepEd teachers and government employees. More than 100 elementary and secondary teachers from Socorro East and West districts who were SBI members went on AWOL. 13 regular employees and 41 job order workers from the municipal local government unit of Socorro have resigned. Enrollments at the Socorro East and West districts had an alarming decrease of 847 learners who are members of the Socorro Bayanihan Services Inc., both in the elementary and secondary levels. Ayon sa isang nakapanayam ng aking staff na dating elementary school teacher, hawak ko po, Mr. President, ang salaysay nitong dating DepEd teacher na ito. The mountain allowed the cult to continue its activities without scrutiny. And this is where the harrowing tales of child abuse come in. I would like you to listen to this video of one alias Jane. Ako toon si, tawagan ko sa ngalan na si Jane, 15 years old, sa Kamaynor. Ang akong ambisyon nga unta na may mahitabo sa akong kaugmaon nga mahuman ko sa pag-eskwela, makatabang ko sa kapobrehon sa mga ginikanan, ug unta na mahimo kong army sa ubuya kaming sa kaskapihan nga dito ko giminjo sa akong kabatanon, giminjo ko ni Jiren Skelayo nga among gituuhan na si Ja among Ginoo. Ug amo pong, ug ako po usa ka minor nga gihanjo ni Jiren Skelayo nga makig-sex nga murag feel na ako nga murag girip ko kay sa ijang kadakka illegal age na unja ako minor pa na ija kong gihanjo sa akong kabata na unta na ag ang munahuna pa na pas pag-eskwela nga dili pa ko maminjo nga makauman pa ko sa eskwela na ako nga dili unta na ko maingon ani o buya paming sa kaskapihan nga ag ako usap po daong ginikanan giminjo glain bisag na arag ang tatay ang kasakit para na ako nga giminjo si Jaglain ang nanay sa usapod ka pamilyado nga unta na sawa pa may sa kaskapihan bisag ubri rami malipay ko nga buumi ang panawagan na unta injuming tabangan nga dili na ko may balik sa akong ginikanan kay gusto ko sa akong tatay kay aron na ako'y kaugmaon ug ang panawagan pod nga ag mga minor nga parinaho natuas kapihan unta injong tabangan kay aron makahuman sa ilang pag-eskwela ug para na ako nga na-scam, para na ako nga minor, para na ako naunta na dili sila maibalik sa ilang ginikanan. Kaya lagi lisod dito ah, uminjo on rapirme. Ito naman po si alias Chloe. Pilit pinakasal at kinulong pa sa kwarto para pilitin makipagtalik. Si tawagan na kan ko sa ngalan. Ako toon si Chloe, 15 years old. Isa ko ka-member sa Bayanihan Services Incorporated. Karon gitawag ng Omega de Salonera. Ninaog ka itong June 2022 tungod kay usa ko sa minor na gipugos ug minjo ni Senior Aguila nga among gituohan ug Ginoo. Sa akong pagkabata, 13 years old, giparisan kong 21 years old nga wala sa akong kabubuton. Pagka-minjo na ako, ninghanjo ko sa akong ginikanan nga ipabuwag ko kay dili ko ganahan pa maminjo kay gusto kong miskwila. Pero iingog akong nanay nga
kaniang kinahanglan gadyo ta mo sunod kay mamay sugo sa atong Ginoo. Ubay na liko nila ay makapaguwag kung maura ag kamatajon. Mo tong nagpahilak ko kasubot sa gibati nga ingon ana di gadyo dapat ang ilang pagtuo sa Ginoo nga bisag ako magiyon ani dapat gadyo sila nga matuo kay Ginoo lagi kuno. Mo tong panahon nga gibutan ko sa bahay nilang Jennings o namutan na si Just Lucky nga nakuha na ba kuno ko or nakiksik na ba kuno nag Lucky. Diyan ni nga maglaki nga waya pa kuno. Kutong giinlan si Diyan nga, naman waya pa man yung jokwa nga, mga gagmay naman ng inyong asawa. O sa pa-authorize na ninyo na rapon, kay inyo ng mga asawa. Dahil panahon nga, gilakan Miss Porto, ay gusto gadyo nila nga kuhaon na makasix na naglaki. Unja, dito nga tayo minhila ko, unja, kainan kong ma-rape ko ito, pero madyugani kay aglaki. Anong kuhaan niya nga, inhila ko si Diyan, ang utana si Diyan, unsa ko ni Diyan sa nga nung may dili ko nung kumusugot, akong giinan nga. Dili pa ko gusto maminjo, o ikaw may gusto ng mawa. Kaya ikaw ka dyan gusto, makahuman ko biskwila. Sa akong mga ginikanan nga napadin ha, unta mo lugsong na mo kay, di ko gusto nga, magihan sa mangho, nagnagihan na ako. Gusto ko nga, makahuman sila giskwila, gusto ko nga na sila grado. Gusto ko nga mag-upanta, pero dili diya ah. Gusto ko nga, muwari na mo na ako. Sili kaya na tadya mag-uban. Uy, ikaw ang paon din na. This cult is armed and dangerous. Ayon sa isa pang menor de edad na itatago natin sa pangalang Renz, nakita niya mismo ang mga armas ng kultong ito. At nakita din niya ang sinasakong armas noong eleksyon. Ako toon si Chloe. Ako si Renz Abando. 12 anos ang pangidaron. Ang takas-kus kapiyan sa nakustong aspaksol in agi niya. Nakakita ko na sa sundang mga armas dito ko sa bahay na ako nakakita ko dito sa ito po eleksyon, puso, nagmasa ko ang armas. So, naminjog ang tatay. Dito may, dito may skapihan. Nagto kay, di pa siya ganas na niya. Naminjog ang tatay kay, magungkag mo ang pamilya. Hindi, manasang ipatulog ko to. Kay, di man sila masugot kung anong Diyos na, ang Diyos tatay. Na, yung ko naman sila, si Jerez may nakuhan. Yung Diyos ka doon. So, mga amiga na kaya nila makalayas dito sa among giagihan sa una na listen dito. Ano po sila nagkakapera? Kinukolekta ng organisasyon ang halos o mahigit na 50% ng mga natatanggap na 4Ps at senior citizen pension ng mga miyembro. Nung panahon ng pandemya at noong hinampas ang Surigao ng Bagyong Odette, naglabas ang gobyerno ng social assistance para sa mga residente. Kinolekta ng organisasyon ang 40% to 60% ng natanggap ng bawat isa ng kanilang kasapi. Ang mga natatanggap na tupad o AICS, ang pera ng taong bayan, napupunta sa isang kulto. Pero mayroon din po kaming nakalap na impormasyon na ang totoo at mas malaking source of funding ng kulto na ito ay droga. In fact po, kung tama ang sources, ang motibasyon kung bakit tinayo ang kulto na ito ay para maging human shield dahil nailagay sa narco list ang pasimuno ng organisasyon na ito na si Karen Sanico at ang kanyang dating business partner na yumaong Municipal Circuit Court Judge na pinaslang di umano dahil sa kanyang pagkasangkot sa droga noong 2019.
Si Mamerto Galanida ay naihamig di umano nila Sanico at naging bahagi din ng masterminds ng grupo. In July of this year, Mr. President, may 8 bata po na nakatakas na sa kulto at nasa kanlungan ng LGU at DSWD. Nagbuo ang Municipal Mayor ng Socorro na si Mayor Riza Timcang ng Task Force para gumawa ng aksyon laban sa kultong ito. Ngunit makapangyarihan po ang kulto. And this, Mr. President, is the urgency of the issue I am talking about. Gamit ang kanilang pera at impluensya, kinakasangkapan po nila ang mga magulang ng mga batang tumakas na miyembro pa nila at nagsasampa po sila ng habeas corpus ng mga kaso para maibalik ang mga bata sa kulto. Nagtagumpay na sila sa isang bata at itutuloy po nila isa-isa hanggang makuha po nila lahat. Ang mga bata na po mismo ang nagmamakaawa na huwag na silang ibalik sa kulto. Bakit nga naman nilang gugustuhing bumalik sa isang komunidad, sa isang leader na nanloloko, nanggagahasa at nananakit? Mr. President, this cult is not a cult in the shadows of Surigao. Sila po ay nagtatanim ng impluensya nila sa Manila at sa iba pang bahagi ng bansa. Ang kanilang binuong performing group, ang Omega de Salonera, ay nanalo pa sa isang international festival sa Korea. Dahilan kung bakit pinarangalan sila dito sa Pilipinas. Si Señor Aguila mismo, ang rapist ng mga bata, ang facilitator ng child marriage, ay nakatapak pa sa ating Senado at nagpa-picture pa sa atin na mga senador. Alam ko hindi natin ito alam, mga colleagues, dahil lagi naman may nagpapa-picture sa atin. Mr. President, this situation is so urgent na agad pong lumipad ang aming team sa Socorro to understand and vet the issue. And what we have learned is dire and despicable. We need to save those children. It is our duty, not just as senators, but also as parents, as human beings, to save children in most need of our help. We managed to raise the age of sexual consent. We passed the law penalizing child marriage. We strengthened protections against child trafficking. Now, real children are in danger. And time is of the essence. We cannot, we must not look away. Mr. President, I rise on a point of personal and collective privilege. Mr. President, I rise not just as the chairperson of the Senate Committee on Women, not just as a long-standing advocate for children, but also as a mother. I'm of the belief that all children are our children. Mayroon tayong responsibilidad na protektahan ang lahat ng bata. At kung may kahit isang bata na nasa panganib o inaabuso, tungkulin natin na sila ay saklolohan. Dear colleagues, a community of children in Socorro, Surigao del Norte is crying for help. These children are our children. Ang pinag-uusapan nating mga bata ay higit sa 1,000 kabataan na nasa kamay ng isang mapanlinlang, malupit at mapang-abusong kulto. Mr. President, nakakahindik po ang ibabahagi ko sa inyo ngayong araw. And it is a matter of grave urgency that I'm afraid could not be postponed. This is a harrowing story of rape, sexual violence, child abuse, forced marriage, perpetrated on minors by a cult in the municipality of Socorro, Surigao del Norte.
Napakaganda po ng munisipyo ng Socorro. Kilala para sa Sohoton Cave at lagoons. At katabi lang din ng sikat na isla ng Siargao.